guys, good evening. So today is Tuesday and we're going to work. So parang pupunta tayo sa work from my kwarto going to my mini office. So this is my table. If you can see, meron akong dalawang monitor because I'm going to use the one monitor. So kanina kasi dumating yung order nila sa Lazada kasi nag-order kami ng dalawang 24-inch na monitor. It's IPS 24-inch HDMI. So, ayun. Ayun yung dalawang monitors. So, not mine. Pero, syempre, yung monitor nila, kinuha ko. Kaya, nagkaroon ako ng dalawang monitor. So, ang pangit kasi, hindi magkakapareho ng size. Kasi, ang isa 19, ang isa ata 22. So, medyo maliit yung isa. Pero, okay na rin kasi kaysa dati kasi dual monitor din ako, pero sobrang liit ng isang monitor kaya mas masakit sa eyes. Ngayon, medyo malaki-laki na siya, so sana mag-work kasi ang ganda talagang dalawa or tatlo yung monitor mo para slide-slide lang yung work mo, tapon-tapon lang, at saka hindi, alam mo yun, nag-work ka na, nanood ka pa ng Netflix. So yun talaga yung gusto ko, mag-Netflix while working, ano. So anyway guys, ayan. So, naligo na ako. So, an update naman ulit. Diba nga, sabi ko, masyado kong inaabuso. Dito nga ako sa ano. Kasi gustong-gusto kong background na to. May pa-flower si Mayora. Ayan. Diba nasabi ko sa inyo na gusto kong mag-night shift ulit after 4 long years. Kasi gusto kong matulog ng marami. Kasi nung day shift ako, yung oras ko kasi 6 or 5 a.m. pa lang, gising na ako. Tapos natutulog ako like 2 a.m. in the morning. So, kung bibilangin mo yun, mahirap ka nang magbilang kung ilang oras yung ano ko, yung gising ko. Pero klarong-klaro, yung tulog ko ay galing sa 2, 3, 4, 5, 6. Minsan, parang minsan kasi na tuwang-tuwa na ako noon kapag nakapag 6 hours ka ako ng tulog. So, kanina, natulog ako ng 6 a.m. Though, pa kunti-kunti, pero at least, energetic tayo, no? Natulog ako ng 6:30 in the morning. Tapos, nagising ako ng 12. So, bilangin natin 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30. Tsaka 12:30. So, nagka 6 hours na ako. Tapos, dumating yung Lazada. Pagkadating ng Lazada, nag-unbox kami, inayos, ayun, nasira pa yung computer ko kasi yung power supply niya hindi mag-on. So, meron akong isang computer na bago, pero hindi ko pa kasi na-transfer yung mga files, kaya reporting nahirapan ako kasi yung mga templates ng report ko andito sa isang computer, yung mga files andito. So, inayos ko pa. So, good job sa akin kasi inayos ko. Pero, thank you so much sa lahat ng tumulong. So, shout out lang sa mga tumulong dyan. Thank you guys for your help. Ayun. As an online freelancer kasi guys, we need to be smart. Smart bang tawag dun? Or siguro techie na lang. Kasi, alam po naman na medyo magaling ako konti doon sa mga applications na nasa loob. Pero pagdating sa hardware, bubuls tayo dyan. Hindi tayo mananalo kasi hindi ko alam kung ano yung RAM. Hindi ko alam kung ano yung power supply. Hindi ko alam kung ano yung ano. Yung alam ko lang talaga, buong system unit, yun lang. Ito, yung nasa ilalim. Yung bahay niya na inoon, pinag-uon mo. Yan. So, this is system unit. Pero yung nasa loob niya kasi guys, I don't have any idea on how to identify yung mga parts na nandun. So kanina, naging struggle sa akin kasi alam mo yung, hindi ko talaga alam kung ano yung nasira. So ang ginawa ko, nag-video ako, nag-post ako sa FB. Tapos ang dami-daming nag-comment. Sabi nila, tanggalin mo yung cord, i-insert daw yung mga i-insert daw yung RAM, ganun. Hanggang sa na-identify talaga namin na yung power supply, yung
problema. So, ang ginawa ko, tinanggal, inanap ko talaga kung ano yung power supply. So, nakita ko na yung power supply pala ay nasa gilid. So, tinanggal ko, kumuha ko ng volt. Tinanggal ko yung volt, kumuha ko ng kuchilyo. Hanggang sa natanggal ko. Tapos, meron kaming ano dito, meron kaming lumang computer. Though, gumagana pa naman siya. Ang problema kasi, medyo mahina siya. So, kaysa naman na matigil or hindi ko pumagawa, so pinagpalit na lang. Pinagpalit ko na lang yung dalawang power supply. Ayun, gumana yung isang power supply dito sa akin. So, yun guys. Talagang gabing araw na to. Hanggang sa natulog na rin ako like 3 PM ulit. Nagising ako ng 7:30. So, nakakatawa kasi naka 6 na ako ng morning. Tapos 3, 4, 5, 6, 7. So, diba? Ang haba ng tulog ko. So, natuwa naman ako sa decision na mag-night shift. Tsaka, hindi mainit. Kasi, gabi. So, pwede na electric fan. Tapos, maliit yung aircon doon sa room. So, nakakatipid. Tapos, sila nagising. Hindi sila nag-aircon dito sa sala. So, problema na nila yun. Okay! So, ngayon, meron tayong langka dito. Ito yung langka na kinain ko nung nakaraan. So, magiging merienda ko to. Tapos, ready na rin yung ating green tea. So, ang laki-laki ng baso ko. So, Jayco na baso from Jakarta. So, yun guys. Ano pa ba yung sasabihin ko? Wala naman ata. Dagdagan na lang natin ang updates ng video na ito later kasi I will be here naman at mamaya pa ulit ako mag so bakit ba talagang bakit may ganun ang taba-taba ako hi nako so ayan guys, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Magtatrabaho lang siguro ako. Mag-start ako mag-work. So, yan yung workplace ko. Dalang monitor. So, yan. So, sa mga nagtatanong kung ano ba yung ano yung computer na kailangan mong gamitin, syempre, kailangan malaki yung monitor mo. Kasi, para na sa ayos siya lahat. So, dalawa siya. So, sige, ganito lang. Papakita ko sa inyo kung paano gumagana ang dual monitor, okay? Lights out. Ito turn lang natin yung camera sa likuran. Okay, so ito yung dalawang monitor natin. Ayan. So para gumana ang monitor 1 at saka 2. So ito ililipat ko. Ay. Yan, nilipat ko dun sa kabila. So dito na ako mag-chat kasi naman yung mga ka-chat ko. Tapos kunyari ilipat ko din ang Skype. Ayan, ito yung Skype ko. Ide-drag ko lang siya. Papunta dito. So, yan na yung Skype natin. Napin ko lang yung mouse. Medyo nahirapan ako sa mouse ko. Ayan siya. So, dito tayo mag-chat. Tapos, dito naman na area sa kabila, mag-YouTube or mag-Netflix tayo. So, kanyang Netflix. Ayan. So, watch out. Sino ba ako? Yan. Kasi this monitor, meron siyang built-in na music. Ito kasi isa wala. Ayan. So, pa-sound lang natin nga. Ayan, si Anne with an E. So, dyan ang Netflix. Dito tayo mag-work. Diba, ang galing, guys? So, yan. Guys, kung sinong ano, kung may tanong kayo kung paano ko ginawa yan, syempre, basic lang yan sa mga expert. Pero sa mga noob, mga newbie na kagaya natin, ay nahirapan tayo. So, pag meron kayong tanong kung paano ko ginawa ganito, just let me know, comment down
dyan sa mga sa comment section. Tapos, if you like this video, please click subscribe. Hit na rin yung bell para ma-update ka sa next video ko. Thank you so much guys for watching. Happy Tuesday! Bye!